Tapos, old politician. Konting tipot, picture taking. Oh, tatapo ko ng bell basura. Sino siya mayor? Ay, hindi ko lang. What's up to say in general that ano pang may interview ng kumusta po kayo mga kabayan? Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay ang 27th mayor ng siyudad ng Maynila. Ang sabi nga sa wikang Ingles, Man of the Hour. Si Francisco Moreno Domagoso o mas kilala natin bilang Isko Moreno. Si Isko ay isinilang noong October 24, 1974 sa Tondo, Maynila. Ang ama niyang si Joaquin ay isang kargador sa barko, samantalang ang kanyang ina namang si Rosario ay isang may bahay. Si Isko ay ikinasal kay Diana Lynn Ditan noong taong 2000 at nabiyayaan sila ng 5 anak. Si Isko ay lumaki sa hirap. 10 taong gulang siya nang nalaman na niya na mahirap ang pamilya nila dahil hindi kagaya ng mga kapitbahay nila at mga kapwa niya bata. Wala silang kagamit-gamit sa bahay. At para malabanan niya ang gutom, siya ay namumulot ng pagpag o ang mga tira-tirang pagkain sa mga kainan at basura at ito ay kanyang ipipritong muli para sa kanyang pagkain. Naranasan din ng batang Isko ang mamulot ng basura para may pagkakitaan. Malimit din siyang katuwaan ng mga kaklase niya dahil sa kanyang pagbabasura. Ang dating alkalde ng Maynila na si Mel Lopez ay minsan nagkaroon ng proyekto ng paglilinis. At dahil alam ng mga kaklase ni Isko na siya ay nagbabasura, tinawag siya ng mga ito ng mayor, mayor. Ang mga ito ay hinayaan lang ng batang Isko at paminsan-minsan ay iniiyak na lang ng bata. Taong 1993, nang makuha ni Isko ang atensyon ng isang talent scout para sa television na si Wawi Rojas. Nakita niya si Isko habang ito ay nakikipaglamay sa isang kapitbahay nila sa Tondo. Ito ay kanyang sinabihan na subukan niyang sumabak sa pag-aartista. Siya ay naisama sa nooy sikat na palabas para sa mga nagnanais magang artista ang That's Entertainment na hino-host ni Herman Moreno. Dahil dito ay nagbukas ang maraming oportunidad ng pag-arte at pag-anap para kay Isko. Una siyang nabigyan ng pagkakataon na magkaroon siya ng maliit na role para sa pelikula ni na Aga Mulak at Aiko Melendez, ang May Minamahal. Matapos ang isang taon ay naging leading man naman siya ni Claudine Barreto para sa pelikulang Muntik na Kitang Minahal na nasundan pa ito ng mga iba't ibang pelikula at mga pag-arte sa telebisyon. 1998 naman ang unang pasukin ni Isko ang politiko. Siya ay tumakbo bilang konsehal para sa unang distrito ng Maynila. Sabi ni Isko, ang desisyon na ito raw ay bigla na lang pumasok sa isip niya dahil sa palagay niya ay swerte siya ng taong iyon. Kinausap niya ang nooy vice alcalde na si Lito Atienza at naitaon naman na meron pa silang nakaalaang pwesto para sa kanya. Pinalad naman si Isko sa unang sabak niya sa politika. Si Isko ay nanalo ng 3 sunod-sunod na terms bilang konsehal. 2007 naman nang tumakbo siya bilang vice alcalde ng unang distrito ng Maynila. At dahil tinitira siya ng mga nakakalaban niya sa politika na siya ay hamak na high school graduate lamang at artista lamang siya, si Isko ay kumuha ng crash course para sa local legislation at local finance sa Universidad ng Pilipinas. Siya rin ay nag-aral ng public administration sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Si Isko ay nag-aral din ng kursong pamumuno at gobyerno sa Harvard University at SED Business School sa Oxford University sa Bansang Amerika. Si Isko ay nanalo ng pagka-vice alcalde sa 3 sunod-sunod na termino. Siya ay nanalbihan bilang vice alcalde sa lungsod ng Maynila mula 2007 hanggang 2016. Si Isko ay hindi rin naman nakaligtas sa kontrobersya noong vice alcalde pa siya. Taong 2013 nang uliin si Isko ng mga pulis dahil umano sa illegal na binggohan na kinasasangkutan niya kasama ng 5 konsehal ng lungsod na naroroon din sa lugar ng binggohan nang dumating ang mga pulis.
Ayon sa grupo ni Isko, ang lahat daw ng iyon ay pawang mga political harassment lamang ng nakaupong alkalde. Taong 2016, dahil hindi na pwede si Isko na tumakbo bilang vice alkalde dahil sa limitasyon ng tatlong sunod-sunod na termino, siya ay tumakbo bilang senador ng bansa. At sa kauna-unahang pagkakataon sa karera niya sa politiko, hindi pinalad na maupo si Isko bilang senador ng bansa matapos siyang makakuha ng 11,126,944 na bilang ng boto na sapat lamang para sa 16th na pwesto. 2017, nang atasan ng Pangulong Duterte si Isko para pamunuan ng North Luzon Railways Corporation. Nag-resign dito si Isko at taong 2018 naman ay inatasan siya ni Pangulong Duterte pa rin para maging Undersecretary para sa Luzon Affairs ng DSWD. Muling nag-resign si Isko para naman paghandaan ang 2019 elections kung saan siya ay nagdeklara na tatakbo bilang alkalde para sa siyudad ng Maynila. Si Isko at ERAP ay dating magkaalyado sa politika. Kung ating matatandaan, isa si Isko na sumalubong at sumuporta kay ERAP noong taong 2013 para sa pagtakbo neto para sa alkalde sa lungsod ng Maynila. Ang naging usapan nila ay isang termo nilang tatakbo si ERAP para sa pagiging alkalde ng lungsod at si Isko na ang itatalaga para sa pagtakbo ng alkalde. Ito ay hindi natuloy dahil muling tumakbo si ERAP noong 2016. Samantalang si Isko naman ay tumakbo para sa Senado. 2019 nang banggiin ni Isko para sa pagiging alkalde ang mga dati niyang kaalyado at mga veterano sa larangan ng politika. Ito ay sina dating Mayor Alfredo Lim at incumbent Mayor ERAP Estrada. Ang sabi ni Isko ay panahon na para baguhin ang pamamaraan ng politika sa Kapitolyo ng Pilipinas. Makalipas ang kampanya at ng mismong botohan, si Isko sa una-unahang pagkakataon ay nanalo bilang alkalde ng lungsod ng Maynila. Siya ay lumamang ng halos 150,000 mula sa pinakamalapit niyang kalaban na si ERAP, samantalong halos 220,000 naman ang inilamang niya kay Alfredo Lim. Samantala, binigyan naman ng puri ng mga tao ang pagtatrabaho nito bilang alkalde sa unang linggo pa lang ng pagkakaluklok nito sa pwesto. Mabilis niyang nalinis ang mga daanan ng mga sasakyan na pinagtitindihan ng mga vendors na gaya ng Divisoria at Carriedo. Pinalinis din ng bagong alkalde ang mga importanteng lugar sa kasaysayan ng Maynila na gaya ng Bantayog ni Andres Bonifacio at ng Binondo, ang pinakamatandang Chinatown sa buong mundo. At dahil dito, si Isko ay nakatanggap ng mga death threats mula sa mga organization na pumuprotekta sa mga vendors na nakaabangga niya dahil sa paglilinis niya ng mga kalsada sa Maynila. Ayon din sa kanya, ay mayroon ng nagtangkang manuhol sa kanya para lamang hayaan ang mga vendors na makapagtinda lalo na sa Divisoria. Naalokan daw siya ng 5 milyong piso araw-araw at ayon din sa kanya, kung sakali mang bumalik pang muli ang mga nagtitinda sa Divisoria, ay nasuhulan na daw ito. Sa ngayon, ang sinasabi daw niyang yun muna ang panghawakan ng taong bayan, lalong-lalo na ng mga taga-Maynila, para pagkatiwalaan siya na hindi lang sa una ang kanyang mga ginagawa, kundi ito ay pangmatagalan. Ipinag-utos din ni Isko ang pagtanggap bilang empleyado sa mga taong may kapansanan at mga senior citizens ng mga fast food na nag-ooperate sa Maynila gaya ng Jollibee at McDonald's. At kamakailan lamang ay ipinag-utos ng Malacanang sa mga mayor sa kalakhang Maynila na linisin ang mga pangunahing kalsada ng bansa na kanilang kinasasakupan. Ito marahil ay isang inspirasyon na nagmula sa paunang gawa ni Isko Moreno. Maraming salamat po sa panonood. Ito po ang ating talakayin. Huwag po kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Maglalabas po tayo ng bagong video tuwing Martes at Biyernes. Pwede po kayong bumisita sa ating channel para sa iba pang mga videos na kagaya nito. Maraming salamat po. Manager yung nasa loob.
No smoking. No smoking. Okay. Okay.